ito, hinukaan natin para maputol ang housing niya. Tanggal na ito. Yan. Kita na po natin kung ano po ang itsura niya sa loob. Kaya hindi po ito, sabi ko, disposable po ito kasi ito, may silk lock po ito sa loob. Ito ang sa loob niya. Kaya ito po ang circlip. Kita mo, pag maipit ito dito, hindi talaga ito matanggal. Kaya ito, ito tawag ko po ito sa kanila na ito po ay disposable. Ito maaari ito, palitan na ng bago. Para ma-align, dyan po natin ikabit ang steel pit na gawin natin. Para ito po ay may screw type na. Kung masira man ang mga oil seal sa loob, pwede na po mapalitan nila. Subaybayan nyo lang po ha, para makita nyo paano. Ito po, si type na po, ito ang ginawa natin para kung may problema po doon sa hydraulic niya, sa mga oil seal sa ilalim, ay mapalitan natin. Hindi na po ito disposable. Ito na po ang pinaka plunge adapter niya. Ito po, i-welding po ito sa hydraulic cylinder. Tapos ito, may ito po ay isa ng adapter plunge. Ito po ay dyan po, full speed po yan dito, ikabit. Dyan, full speed po yan para ma-align. Tsaka may stopper po dyan. Tayong pusta tayo dito, kailangan talaga bukas na matapos ito kasi nangailangan po sila. Kasi itong purpose nito, hydraulic na ito, yan, sa rula po ito sa yung pintuan sa likod na sila. May guide po ito. Dito sa gilid para tamang-tama dito sa gilid para sa kabila niya para hindi makakalog para ma-align siya. Kaya kailangan po na mayroon talaga siyang ito pinaka-guide niya tapos tamang-tama lang po dito kita mo sa gilid na para maging set up niya sa alignment. Ito naman po ang o-ring. Diyan kaya may groove yan, tamang-tama lang para yung langis niya hindi tatagas dito. Tsaka ito ay 3D type. Pinasok na po natin itong plans 3D four wheel. Nakita niyo yan, line na talaga yan kasi puro ito nasa lift machine tsaka itong hydraulic. Kaya pag wheeling yan full speed, hindi ma-misalign masyado. Tapos ito naman ang sunod natin, tanggalin natin ito. Ito po ay karugtong po na, dito yan sa kabila. Tanggalin yan tapos sa dyan natin i-welding ang buwasan natin ito itong pinaka dulo ito para ito maging guide naman niya sa ilagay natin ginawa na adapter. Ito may guide kaya tamang-tama lang sa pag-wheeling dito sa likod. Ito na po ang kuha natin, papasok na siya dyan. Tapos ito ang o-ring, dito bolted type po ito, ito screw na. Hindi lang natin ipapasok kasi may o-ring pa ito dito. Sinubukan ko nito, papalitan po ito ng bago sa may-ari bukas. Sana po may natutunan po kayo. Itong bolt po ito pala, tamang-tama ito. Dito may walang thread po ito dito, pero ito dito may thread dyan. Apat na yan. Sana nagustuhan nyo ang palabas ni Tatay Jojo po. Paano pag assemble, paggawa ng disposable hydraulic. Tapos pwede nang palitan. Kaya gumawa si Tatay Jojo ng paraan. Sana po sa sunod ulit. Subaybayan nyo, huwag nyo lang kalibutan. Mag-subscribe lang po para sa sunod ay ma-notify po kayo kung mayroon akong bagong video na palabas. Maraming salamat at tayo-jo po ulit ang Bisayan.